To enlighten us all today, let us hear the opening remarks from our program head, Dr. Alonso Mortejo. Let us give him a virtual round of applause. Okay, good morning everyone. Thank you, ating MC, to Madam Maria Charina Kayanan, the head of the University Disaster and Risk Reduction and Management of the University, to Professor Jasel Jan Ordonez, the organizer of this very important activity, and of course to our all the participants of this today's webinar. Magandang umaga po sa ating lahat. Really, this activity is a very important thing, no, for us, especially in these times of pandemic, na meron tayong mga challenges, no, meron tayong mga risks, no, na we have to consider in our field, no. Not only that, because we all know that the principle of risk, no, reduction and management is very important in the field of physical education and sports. No, I'm very glad that your professor have initiated this kind of activity, that you invited this si Ma'am Charina to assist us in this field. No, kasi of course we need some expert, no, to assist us in explaining, no, the practical applications of the emergency preparations, no, and of course yung mga first aid techniques, no, especially in these times of mga risk, no, and disaster. So I would like you to participate actively in your today's activity, so that you might incorporate also this knowledge and skills into your students and into your work in the future, no. So makadeliver tayo ng maayos sa ating mga estudyante at sa ating mga workplace in the future through this webinar. So with that, binabati ko lahat kayo, especially yung inyong advisor, of course yung ating guest, si Ma'am Charina, for having this kind of initiative and online webinar. With that, thank you and God bless us all. Inspiring and wonderful message. Now, the main objective of our webinar is to capacitate and us students and future educators likewise, encourage them to prepare a plan for emergencies. Like so, the next video at the screen will showcase how destructive and how intervening disasters are. We'll be right back.
I think we are all alarmed based on the video that we have watched. So now, before we hear and learn from our guest speaker, let us call in Ms. Manalize Escondet, present the organizational chart of PPSU-UDRRMO Orani Campus and her brief introduction of the online activities in our course subject. So, hello and good morning. So, I am Manalize Escondet from Bataan Peninsula State University, Bachelor of Physical Education, 2A. So, for today, I'm going to continue the webinar proper in line with this presentation. So, let me allow to present my screen. So, these are some of the activities in the course, emergency preparedness and safety management, of course, under the instructions of Mr. Dashiell Jan Ordonia. So, why do we think that we need to study and know the importance of these activities? And of course, for us to know what are the important things we need to do if ever we are vulnerable with any hazards or disasters. So take a look at this. First, this is the Calamity Disaster and Fire Control Group, or CDFCG. These two charts illustrates the figures and delegations of positions. The importance of this is to inform us on who we can ask for help if there's any emergency arises. So, syempre, meron tayong disaster group sa ating mga barangay o sa ating municipality para ma-inform tayo kung sino yung pwede nating lapitan kung sakaling merong sakuna na dumating. So, itong dalawang figure ay example ng chart na meron ang Disaster and Control Group, isang barangay sa San Carlos, and MDRRMO emergency numbers are important. So, para may makontakt tayo kung sakaling malayo tayo dun sa mismong barangay natin or dun sa municipality na kinabibilangan natin. So, next. Family Evacuation Plan, and this clearly shows that the location is from our homes. From this, we can understand that our family is very important for us. That's why we transferred our knowledge and applied it in real life. So these two charts were from Justin Kay Mendoza and Lay David from BPED students. So next, I would like to say that family is very important, no, lalo na ngayon sa panahon ngayong pandemic. Nananatili lang tayo sa bahay, hindi tayo pwedeng lumabas. So, mas vulnerable tayo kung sakaling magkaroon ng sunog, magkaroon ng bagyo, nasa bahay lang tayo, hindi tayo agad makakahingi ng tulong kung sakali. So, importante itong evacuation plan sa ating pamilya para malaman natin kung saan ba dapat tayo pumunta, saan tayo magkikita-kita kung sakaling mangyari to, mawalan ng kuryente, ano yung mga kailangan nating i-prepare. So, lipat tayo ngayon sa narrative report. This is to conduct an orientation on earthquake preparedness and earthquake drill activity. Along with this is the National Simultaneous Earthquakes, or NSET. I'd like to talk about this activity that we have conducted last March 11. So,
our instructor gave us this activity for us to prepare with earthquakes. So, sa na orientation na to, na-tackle kung ano yung mga dapat gawin, kung ano yung phases sa earthquakes, bago, habang nangyayari earthquakes, at kung ano yung mga dapat gawin pagkatapos ng earthquakes. Siyempre, di ba? Bakit nga ba natin paulit-ulit kinakandak ang orientation na to? Kasi, sabi ng iba, ayan na naman yung earthquake drill na yan. Tatawa na lang tayo dyan. Lalo na yun kung mismong face-to-face. Yung iba, patawa-tawa lang, pa-selfie-selfie lang. Without knowing na mahalaga to sa atin. Bakit? Bakit paulit-ulit? Kasi, meron pa rin pangyayari na maraming natataranta. So, this is the essence of this kind of orientation. So, lastly, let's move to risk in my community. These two pictures shows on the screen is made by me. So, kung nakikita nyo, ako po yung nasa picture at yung sa isang kabila ay from Anjo Kuda, Biped 2B. So, sa nakikita natin, ano nga ba yung risk sa community natin? Bakit kailangan natin itong malaman? So, nakikita nyo dito ay yung floods or yung baha. May mga indicated dates kung saan nakikita naman natin na lagi siyang nangyayari. So, bakit nga ba? Nakikita nyo nakalagay. Waterproof kami, nakaganon ako. So, this happened last year 2018. So, bago lang yun dito sa Santa Isabel Dinalupihan. So, bakit nga ba? Siyempre, the importance of this activity is to help us to know first the risk on our community for us to know what we will do kung sakaling may mangyaring ganitong klase sakuna or emergency. And lastly, I would like to discuss this because this is very important. Yes. And sa nakikita natin, kailangan lagi tayong handa. Hindi lang sa sarili natin, kundi para rin sa pamilya natin. Ano yung mga dapat natin gawin? So lastly, I would like to discuss this campus organization, our campus organizational structure, disaster risk reduction management services, academic year 2021 from Orani Campus. Of course, this is headed by our diligent and dynamic campus, or university president rather. Our university president is Dr. Gregorio J. Rodis, to be followed with three vice presidents, Dr. Pagia, Dr. Makaraeg, and Dr. Tungol. So Dr. Pagia is our vice president in research, extension, and training. And Dr. Makaraeg is our Vice President on Academic Affairs. And Dr. Edmundo is our Vice President on Administration and Finance. Of course, to be followed with our Head in University Disaster Risk, our none other than our guest speaker for today's webinar, Ms. Maria Charina Cayanan. Of course, under Ms. Cayanan is our Dr. Yolanda B. Simbul, the Campus Director of Orani Campus, to be followed with Ms. Lydia O. Olipio, our Research and Planning Division, our Dean of Instruction, and Mr. Joshua John B. Ordonia, the Admin and Training Division, and last, Mr. Nolasco G. De La Cruz for Operation and Warning Division. So, bakit nga ba natin kailangan to? Siyempre, kung meron sa ating community, dapat meron din sa ating university. Bakit nga ba? Siyempre, lalo tayo. Kung face-to-face, madalas tayo sa university kumpara sa sariling bahay natin. Mahalaga to kasi ito yung gagabay sa atin para malaman natin kung sino yung pwede natin din takbuhan at kung sino yung mga nakaupo sa position na responsible sa any incidents na mangyayari sa campus. So, I think you've heard what I say and what conclusions can you take away from this. So, later, let's review the key points from these sessions. And that will be the last of my topic. That will be the end of my topic. Thank you very much and God bless. Thank you, Ms. Esconde. It was a brief yet valuable information. And now, to introduce our resource speaker, I would like to call in Ms. Janela Pagyo.
Thank you, Alex. At this juncture, it is my honor to introduce our visitor speaker. She graduated at Bataan Peninsula State University with a bachelor's degree of science in nursing. She also has cum laude. Studied Master of Arts in Nursing major in Administration at Bataan Peninsula State University Graduate School and currently taking her PhD at Holy Angel University. Our head university disaster risk reduction management services, Ma'am Maria Karina S. Payanan. Let's give her a virtual round of applause. Ayana. Narinig niyo ba ako? Hey, good morning sa inyo. Maano ba ro? Okay. Good morning, Sir Josh. Okay, Sir Martejo, at saka sa mga tiga Orani Campus. Before, siguro 2 years ago, dyan ako nagtuturo sa inyo. Kaya kilala ko yung mga ibang participants. Okay, so pero mga ilang sems na wala na akong pumupunta dyan kasi busy na dito sa main campus kasi nasa College of Nursing talaga ako. So amazed talaga ako sa mga nakita ko kanina, lalo na kay nakalimutan ko kay Mena Bayan sa diniscuss niya kanina kasi she's very familiar sa disaster ng kanyang community. Okay, so sa discussion niya kanina ni Mena, tama ba yung take sa Mariveles? No, sa Mariveles. Alam niya. Ano ba yung importance bago ko i-discuss? Ano ba yung importance na alam ninyo kung ano ang meron sa community niyo? Tulad kasi ngayon, actually, itong COVID na to is a health disaster. Pandemic siya, kung titingnan natin, no? So ilang taon na, may 1 year na na dinadanas natin itong pandemic. Tapos mga ilang months ago, nagkaroon ng bagyo. Tapos nung Pasko, kung naalala nyo, nagkaroon naman ng lindol. Okay? So, ang important sa sinasabi ni Mena kanina, dapat alam mo kung anong meron sa community. Actually, ang disaster, mamaya didiscuss ko yan, sa barangay pa lang meron na. At didiscuss ko din kung bakit mahalaga na sa barangay meron. So, thank you for inviting me. Tama, tulad nyo rin ako, tiga Bataan Peninsula din ako. Graduate ako ng BPS yun nung college, saka nung masteral ko. Because, eto nga pala, Sir Josh, manghihingi ako ng second, another day ulit, susunod. Kasi, kanina nakita ko, actually, ang na-prepare ko talaga is about first aid. Kaya lang, dahil dun sa diniscuss ni Mena, gusto ko muna simulan tong ating first ano na to session with disaster muna. So dahil nasabi ko nga kay Sir Josh, meron akong another ano ngayon, meron akong meeting tsaka may training ako. Hindi ko maidedire-diretso yung first aid kasi first aid training is very long. Andyan yung mga bandaging, andyan yung mga lifting. So if meron pa kayong susunod na binigay sa akin na day, yun na lang, i-discuss ko yun. Kasi one day din yan, mga siguro half day for the discussion of first aid. Kasi nakita ko yung title nung inyong totoong orientation nyo. So, start na natin. Kasama ko nga pala si Miss Rose. Rose, buksan mo muna ang iyong camera para makilala ka niya, makilala ka nila. Staff din siya dito. Staff din siya dito. Mamaya kasi pag ako na pupunta na sa susunod na ano siya na ang magpapakita sa inyo ng mga video. Okay, so start sa inyo. Yeah, na good morning na sa inyo. Teacher din siya. Teacher din siya. Okay, let's start na ano na mamaya. Ako, Sir Josh, magre-request ako ng open forum agad after my discussion before si Miss Rose. Kasi nga pupunta na ako sa susunod kong activity. Sige. So, start na tayo. Okay, so ito muna ang discussion ko. Alam ko yung ibang mga taga-Orani campus na ano na to, na
narinig yun na sa akin to no, na-invite ako doon, pero hindi siya ganun kasi ka-detailed yung discussion namin. So, ito ay detailed discussion ko ngayon. So, my lecture is all about hazard, disaster, and climate change adaptation and mitigation. Okay. Sige. Sa akin wala. Yan. What is disaster? Ano ba ang disaster? Actually, proud ako sa mga students ni Sir Josh, tama ba? Tsaka ni Sir Mortejo, kung hindi ako familiar kung kanyang class to ha. Pero sa narinig ko sa inyo, hindi tulad nung iba na talagang no knowledge about disaster, kayo meron na. So, ano ba ang disaster? Yan. Kasi minsan narinig ano ba yung disaster na yan? So, bakit Tagalog ang aking ano sa inyo, ang lecture ko sa inyo? Kasi this ano kasi lecture, mahirap intindihin pag English siya. Ako hirap ako sa Tagalog actually, mamaya makikita niyo. Hirap ako sa Tagalog but the discussion itself kailangan Tagalog siya. So ang disaster or in Tagalog sa kuna ay isang malaking kapinsalaan o kalamidad na nagiging sanhi ng pagkawala ng ano wala. Pagkawala ng buhay at pansinsala ng ari-arian. Na hindi sadyang pangyayari na dulot ng kalamidad. Okay, so mga resulta ng isang likas o gawa ng tao at kaganapan na nagiging sanhi ng pagkawala ng buhay, pinsala ng ari-arian, kabilang ang hindi limitado sa natural na sakuna tulad ng bagyo, buhawi, baha, mataas na hangin at iba pang mga panahon kaugnay ng mga kaganapan at gawa ng tao. So in other words, pag sinabi kasing disaster, o sa kuna, nagkaroon na siya ng effect. Tulad itong itong COVID na to. Dati, narinig natin siya sa news nung mga siguro December 2019. Tama ba? Ano ba? Tama. December 2019, kung mahilig kayo makinig sa news, hindi pa makonsider ang COVID as disaster. Hazard pa lang siya. Mamaya, didiscuss ko kung anong hazard. Kasi hindi pa siya nalapas sa Pilipinas na kaso. Hindi pa nagkakaroon ng effect sa mga tao. Pero ngayon kasi, ano na siya? Health disaster na siya. Bakit? Marami nang namatay sa Pilipinas, marami na nagkasakit, kabuhayan na wala, di ba? Dami na sarado kasi nga nag-lockdown. So, kinonsidered na siya as health disaster. Okay? So, ang disaster or sakuna, hindi lang siya limited sa mga natural calamity. Okay, tulad ng bagyo, kung sa kasi nang nangyayari, pwedeng pigilan yung mga bagyo na yan. Hindi mo pwedeng pigilan yung mga yan. Kusang nangyayari due to mamaya yung climate change or natural na nangyayari sa ating bansa. Okay, at may different types of disaster tayo. Isang natural, tsaka isang man-made. Ibig sabihin ng natural, kusa, tulad ng sinabi ko, cannot be controlled. Anong ibig sabihin nun? Kahit anong gawin mo, hindi mo mapipigilan ang pagdating ng earthquake, hindi mo mapipigilan ang pagpunta ng bagyo. Ano ang pwede mong gawin? Mamaya, i-discuss ko kung ano ang pwede mong gawin sa mga natural disasters na hindi siya po pwedeng pigilan ng tao. Meron tayong natural disaster na meteorological, may topographical, may environmental. So, may man-made naman tayo. Yung man-made can be controlled. Anong ibig sabihin nun? Kasi pag sinabing man-made, gawa ng tao yan. Okay? Ibig sabihin yan, pwedeng sinadya, pwedeng hindi, pero tao ang may gawa. So, ibig sabihin ng mga man-made na yan, pwedeng pwedeng pigilan. Okay? Ano-ano yung mga klase ng man-made disasters, technological, industrial, at security-related. Okay? So, sasampulan ko kayo. May isang bansa sa Pilipinas. Pilipinas yan, alam nyo yan. Natatakot pumunta ang mga tao doon. Bakit? Laging may gera. Laging may away. Napadaan lang yung sakyan. Papatayin nila yung mga kusino man yun. Alam nyo yan kung anong lagay. Kasi bawal kami magsalita kung anong lagay yun, no? Security-related yan. Ibig sabihin sa kanila, ang pag-aaway o mamatay ng tao is typical na lang. So, disaster yan. Naalala nyo ba yung isang lugar sa Pilipinas na talagang ilang buwan, puro gera lang? Yan, 2017.
or basta ganun, somewhere in 2017 or 2019 yan, talagang pati mga simbahan, lahat, wala silang pinili. Okay? Sige, so, gawa ng tao. Tulad ng arson, ano ba yung arson? Ang arson is kusang sinunog mo yung lugar. Kawari, galit ako kay Tiga. Ay, si Jessica, naanak ko, estudyante ko si Jessica. Si Jessica, galit ako kay Jessica, sinunog ko yung bahay niya, namatay yung mga tao dun sa bahay mo yun. That is, ang arson kasi, talagang mayroong pang purpose kung bakit mo sinunog yun. Hindi ka tulad ng mga simpleng fire, na kusang nangyari, naiwan saksakan, ayun. Mga kusa yun. Ang fire naman, dalawang klase yan. Mayroong kusang nangyari, meron naman isang sinadya. So, yun yun. So, tingnan niyo yung mga sample ng natural, disaster, meteorological, ayan sa taas yun, topographical, and environmental. Okay? So, ito ang mga sinabi ko kanina, yung mga man-made disasters, ayan, technological, industrial, and security related. Okay. Okay, bakit? Okay, bakit nangyayari ang sakuna? Ano ang mga elemento nito? O bakit doon nangyayari yan? So, ito na yung sinasabi ko kanina sa inyo na hazard, okay? O sinabing hazard o bantang panganib, teka lang ha, mag-a-attendance lang ako sa training ko. Wait lang, bigyan niyo ako ng 1 second. Yan. So, kung sinabing hazard o bantang panganib, ito ay phenomena o pangyayari na maaaring magdulot ng pinsala sa buhay, kabuhayan, at ari-arian ng mga tao, komunidad, at kalikasan. Anong ibig sabihin nun? Okay. Kung sinabing phenomena pa lang o pangyayari na maaari pa lang, wala pa siyang pwedeng sabi. Sino ang may kilala kay DOST pag-ana sa inyo? Okay, sabi sa DOST Pag-asa, alam niyo ako pagising ko, si DOST Pag-asa, kahit totoo yan, di ba, pag gumigising kayo si Facebook, di ba, Facebook agad, cellphone agad yung, ang tawag to, hawak mo, titingnan mo na agad yung update ng Facebook. Pero ako usually, ini-start ko talaga yung araw ko by babasahin mo yung sa DOST Pag-asa. Bakit? Ang DOST Pag-asa, isang ahensya ng gobyerno na bibigay sa atin kung ano ang weather sa maghapon na yan. Okay? So, anong oras nag-a-update ang DOST Pag-asa? 5 a.m. Meron na sila ibibigay na weather forecast. Meron doon specific. NCR, may specific doon, Bataan. Okay? Kaya tinuturo ko sa inyo yan. Then, kung 5 a.m., 11 a.m., 5 p.m., 11 p.m., iyan ang kanilang updated weather forecast. Okay? Tapos, wari may bagyo, may sama ng panahon, may mga low pressure area, maya't maya nag-a-update sila. So, wala na silang pipiliing oras pag meron tayong yung tinatawag na sama ng panahon. Okay? So, kayo, add nyo, like nyo, DOST Pag-asa sa Facebook, like. Meron din tayo Philbox. Okay, ano naman yun? Yung mga pinatubo, paal, yan. So, updated earthquake na nangyayari. Alam nyo, dapat updated kayo sa mga ganyan. Bakit? Tulad yan, kumari si DOST Pag-asa, yan pa lang, hazard pa lang. Sabi niya, may darating na bagyo. Hazard pa lang siya. Kasi, parating pa lang siya. Pwedeng yung bagyo na yon hindi magkaroon ng pinsala sa tao, o pwedeng magkaroon, so hazard pa lang. Paano pag nanalasa na siya? Nasira niya na yung mga bahay, mga may namatay na, okay? Disaster na siya. Nagkakaintindihan na, pag hindi pa nananalasa, wala pang epekto sa tao, hazard pa lang. Okay? Next. Okay, yan. Hazard o mga bantang panganib. Okay, yan, sample. Kung medyo familiar kayo dito sa, ito, yung sa isa na yan, bakit sinabi yung tambak ng basura na yan is hazard o bantang panganib? Okay, ibig sabihin lang, pwedeng nagkaroon ng ganyang incident sa Payatas, di ba? Maraming namatay kasi
gumuho yung natambak ng basura. So, wait lang ha. Yan, di ba? Doble-doble. Kasi ano, may mga activities talaga na minsan. Eh, ito kayo, matagal na kayo nagsabi sa akin, ang problema, in-enroll nila ako sa isang disaster course, 1 week yan. Kaya hindi ako hindi ako makahindi. So, ayan. Yan, kaya hazard o bantang panganib pa lang siya. Ibig sabihin po, pwede. Anong pwedeng gawin natin dyan? Eh, sabi hazard pa lang siya o bantang panganib pa lang siya. Okay? Ano ang gagawin natin? Gagawa tayo ng mga iba-ibang klaseng measures para i-equip mo sarili mo tulad ng ginagawa sa inyo. Para alam mo kung paano mo isasalba yung buhay mo pag yung isang hazard o panganib na yan ay nalalasan na sa atin. Okay? So ano ang uri ng bantang panganib o hazard? Pag mula sa kalikasan, ano-ano yan, bagyo, lindol, o pagputok ng vulkan. Yung lindol, meron kami dyan since 2016, meron na sila sabing big one. Naririnig nyo yan, yung the big one na kinakatakutan na which hindi pa nangyari hanggang ngayon. Pero ang sabi nila, pwedeng mangyari. Alam nyo ba kung gano'ng kalakas yung sinasabi nila ng the big one na yan? 6 to 8 magnitude. Yung nangyari sa Baguio is 7. Nakita nyo yung epekto. Wala pa kayo, baka hindi pa, baby pa kayo o totally wala pa. Okay? O ngayon, o ganito. Yung big one na yan, marami kaming ginawang planning meetings, planning sessions na yan, tabletop exercises, para maihanda ang tao kung sakaling yun. Next, ano pa do ang mangyayari? Around 500,000 population ng Manila is mawawala o maapektuhan ng big one. Kaya napakalaga ng earthquake drill. Nasabi kanina ni Mena, nag-earthquake drill, sumama kayo sa activity namin, which is nung March 11, yung duck cover and hold. Ngayon nyo marirealize, dati naiinis ang estudyante, kahit dito, kung saan ako nagpupunta, balanga, hindi pa kasi ako nakapag-earthquake drill ng orani. Ah, nakapag-earthquake drill ba tayo ng orani? Hindi pa, no? Hindi natuloy. So, main campus, Balanga campus, laging kumakamot-kamot ng ulo yung estudyante. Eh, naman yun, ang init-init. Hindi kasi nila nare-realize ano ang halaga. Noon kanina, pinakita rin yata ni Mena, yung, ay hindi, hindi si Mena yung nauna sa kanya, si Miss Baguio yata. Ah, basta nakalimutan ko na kanina, kung ano ang disaster, ano ang pwedeng mangyari. Actually ako, nung hindi pa ako disaster nurse kasi ako bago pumunta sa BPSU na mga 6 years. Wala akong pakailan, totoo rin yun. Hindi ko alam yung mga sinasabi ko, yung sinasabi ko ngayon, hindi ko alam yan. Basta may pagbagyo, hindi ako lalabas ng bahay, ganun lang yun, matutulog ako sa bahay. Di ba the typical? Kasi bumabagyo. Hindi ko hinahanda ang sarili ko. Basta yung nanay ko, bahala siya, ganun. Kahit nung ako may sariling pamilya na pero hindi ako familiar sa disaster, wala rin akong pakailan. Basta hindi lang ako lalabas. Hindi ko nga binubuksan yung cellphone ko ng BOST kasi wala akong information tungkol dyan. Pero noon, naging disaster nurse na ako dito sa probinsya ng Bataan, doon ko na-realize ano ang halaga ng disaster. Alam niyo ba, all medyo lahat ng types ng disaster nakita ko na. Mismo naging responder ako. Ang isang worst na talagang bagyo is not ano pa eh, pwede mo pang isalba sarili mo eh, lalo na kung ang bahay mo ay maganda ang istruktura, safe ka. Safe ka. Hindi ka matatakot kasi hindi na malilipad yung bubong mo. At kung nasa mataas na lugar ang bahay mo, safe ka rin sa baha. The worst disaster hindi sa Bataan na nakita ko yon, alam mo kung saan? Sa SBMA. Kasi rescuer ako dati ng SBMA. Alam niyo yung mass casualty incident. Ibig sabihin ng mass casualty incident, maraming namatay. Nasa truck sila. Ang vehicular accident is considered a disaster. Lalo na kung maraming naatan yan. Okay, anong nangyari doon? Nawalan. Truck siya, truck. Open truck. Nawalan ng, ano matawag doon? Preno. Brake. Yung truck. Isipin niyo sa taas yun, sa SBMA yun. Ngayon, dahil nawala ng preno, bilangga na lang nung driver sa isang poste. Lahat ng tao, dahil open truck siya, lumipad.
Imagine, sabi ko sa inyo, dinadampot namin more than 30 to 40 around na ganyang patay. 10, 20 ang buhay. Worst talagang ito, putol. Sabi ko sa inyo, that is the worst disaster na nakita ko kasi nakikita ko buhay na talaga. Kasi sabi ko sa inyo, doon ako na-realize kung bakit mahalaga ang alam mo kung ano ang disaster. Kaya ako bawal natutulog pag nagbabiyahe. Kahit ano kotse, kahit saan pa ako nakasakay, malapit, malayo, hindi ako natutulog sa biyahe. Why? Hindi mo pwedeng isalba ang sarili mo pag nagkaroon ng vehicular accident. Ikaw maingat ka, paano yung kasalubong o yung nasa likod mo? Okay? Ganyan yun. Measure din yun kasi paano mo isasalba. Okay? Gawa ng tao. Ayan yung sa pagputok ng vulkan, si Pinatubo, si Taal, active sila. Okay? Ngayon, anong halaga nun? I-hazard pa lang siya, hindi pa nakaka-apekto talaga. Ano ang halaga? Kung malapit ka sa mga area na yun na alam mo pag pumutok, ganito ang mangyayari, ano ang pwede mong gawin? Lumigas ka. Umalis ka muna sa lugar na yun. That is one example ng safety measure na sinasabi. Okay? Wala kang choice. Kesa, alam nyo, hindi ko alam kung ilang taon na ako nagkaroon ng pinutubo eruption. Okay? Natabunan maraming namatay. Totoo yan. So that is one example. Pag hindi mo alam what can happen sa simpleng pagputok ng vulkan, hindi mo rin pwede maihasal ba sarili mo kasi wala kang alam. Okay, gawa ng tao, tulad na sinabi ko sa inyo, sunog, accidenting industrial, oil spill sa dagat, gera, at cultural activity. Okay, cultural activity. Kung naririnig nyo yung, Robert, baka mag-exam ha? Bigay mo sa akin. Cultural activity, wawawin. Hindi ko alam kung wawawin pa ang ano nun. Basta yung isang ano ni Willie, nagkaroon ng stampede. Okay? May namatay din dyan, kung naaalala nyo. Diba? Talagang ilan ang namatay because of nagtulakan yung mga tao. Kaya kasama din siya sa hazard. Pag alam nyo na kumari, tulad niyang concert, manonood kami activity na ang inaasahan mo ay madaming participant o kaya madaming audience, dapat yung safety nandoon. Okay? Hindi po pwedeng pag yung pasukan ng gate, idikit-dikit yung tao kasi iyan ang nagkakaroon ng stampede. Kaya ngayon, kung hindi nyo pa narinig, pwedeng another, ano yung kay Sir Josh, yung incident command system, dinidiscuss din namin yan. Ibig sabihin yung incident command system, iniiwasan na isang hazard ay maging disaster. Kaya kung may activity, inaayos na namin pati safety protocol. May distance, hindi po pwede isa-isa lang ang papasok, bawal magtutulakan, yung mga ganyan, saan ang exit, kung sakaling magkaroon ng lindol at fire, at make sure na yung exit gate is malaki. Huwag na huwag kayong manonood sa isang closed space na madaming tao, tapos walang yung nakikita niyo yung gate ng exit is maliit. Hindi mo maisasalba buhay mo dyan. Kami, sabi ko nga sa inyo, nasa disaster kami ng Bataan, lahat yan, binabantayan namin. Talagang all activities of Bataan, of the province of Bataan, nakabantay kami. Ang sakit sa katawan, ang sakit sa ulo. Kasi iniiwasan namin yung mga pangyayari ng ganun. Okay? So, gawa ng tao at kalikasan, baha at tagtuyo. Bakit yun na-consider siya ng gawa ng kalikasan? Nagpuputol tayo ng puno. Hindi tayo nagtatanim. Okay? Tapon tayo ng tapon ng basura. That is one example. Robert, tignan mo nga. O, next. Kasi baka bumagsak ako sa course. Pasensya na kasi may exact ako. O, next na. Yan, vulnerabilidad. Okay, Tagalog na Tagalog. In English, vulnerability. Sabi ko pa sa inyo, sa dami ng training, minsan ang nasa tenga ko na disaster, hazard, vulnerability. Yan. Ano ibig sabihin ng vulnerable? Kasi sabi, vulnerable. Di ba may kanta na gano'n? Nakalimutan ko anong eksaktong title niya. So, pag sinabing vulnerabilidad, kahinaan, weakness, okay, condition, salik at dahilan na hadlang sa pag-aangkop o pagbigay proteksyon sa sarili at komunidad mula sa pinsala ng disaster. Ano-ano yan?
ito daw yung mga vulnerabilidad, ang mga dahilan para hindi mo maisalba. Ayun, vulnerable ang Bible. Di ba ibig sabihin yung mahina ka? Ano ang kahinaan mo? Okay? So ano yung at itong mga sasabihin ko sa inyo, ito yung mga dahilan para hindi mo maisalba ang sarili mo in times of disaster. So ano yan? Ugaling palaasa, walang pakailang. May narinig ka na sa labas, yung mga naka-megaphone, o lumikas na po kayo kasi tumataas na po yung tubig. Wala kang pakailang, hindi mo pinapakinggan sinasabi kung ano nangyayari sa community. Like, everyday pag nanonood ako ng news, like in Manila or sa ibang lugar, hinuhulik, hinukulong, bakit walang face mask? Lumalabas, walang face mask. Bakit? Kung ikaw carrier ka kasi, wala kang face mask, mahahawa mo sila. Ako, wala akong face mask ngayon para ma-discuss ko sa inyo, pero naka-open kami. Meron kaming air purifier, tsaka naka-open naman yung bintana. Okay? Pero in reality, dapat pag lumabas ka, kung carrier ka, hindi ka, naka-mask ka. Kasi the possibility of yung transfer mo o transmission mo malaki. Sabi nila, the new variant of COVID, mas mabilis siyang makahawa kaysa sa unang variant. Nakita nyo ha? Kaya ngayon naghihigpit. Kaya ang narinig nyo naman lockdown, may mga lockdown, mas mahigpit ngayon kasi nga, sa pag-aaral nila, dahil nga itong COVID is a new disease, lahat yung pinag-aaralan pa sa ngayon. Kumbaga, yung mga findings nila, eh hindi pa masabi na 100% kasi nasa pag-aaral pa ngayon ang COVID. Basta ang sinabi lang nila, the new variant is more transmissible, easier, or faster. Tandaan nyo ah, yun ang sinasabi nila ngayon. Kaya kayo, huwag muna kayong lalabas. Binalik na naman nila yung 18, bawal na lumabas. Di ba binaba nila sa 15 yun? So, kawalan ng kaalaman at kasanayan sa disaster preparedness at protective measures. So, pag wala kang alam tungkol sa disaster, o kaya, tawag dito, hindi mo alam yung mga yan, tulad ko dati, hindi mo alam. Hindi mo rin alam kung paano mo isasalba ang sarili mo in times of disaster. O kahit kahirapan ng buhay, bakit sinasama? Di ba ang sakit pakinggan pag kahirapan ng buhay is kasama? Because, pag kahirapan ng buhay, walang libreng pag-aaral dati. Hindi ka makakapag-aral. Eh kayo, tulad na nag-aaral kayo ngayon, na ituturo ng teacher sa inyo, na imumulat kayo sa information about disaster. Ano pa ang consequence ng kahirapan? Pag nagpatayo ka ng bahay, tawag dito, yung mga mumurahing materials na hindi mo pwede sabihin pag lumindol o bumagyo, eh kaya kang isalba kasi mahinang klase lang. Kaya sinasabi ko in all my lectures na kinakonduct, ang kahirapan is, pwede mo labanan yan, paano? Mag-aral ka, magtrabaho ka. Eh pag tamad ka, hindi ka nag-aral, wala mangyayari sa'yo. Diba? Lain ko sinasabi. So ang kahirapan, eh pwede mong itama. Kawalan ng pagkakaisa sa pamayan because pwede rin politika. Okay, political. Magkakaaway, ayaw suportahan si Gantong Mayor kasi hindi ko siya binuto, ayaw ko sa kanya. Pero minsan naman, kayo, nakita niyo tulad na yung pandemic ha, nakita niyo na yung effect. Kung gaano kahalaga, gaano kahalaga ang mga nakaupo na leader natin sa komunidad, eh masisipag at may malasakit sa tao. Kasi naranasan natin last year na totally walang trabaho. Except yung mga nasa gobyerno, kasi kahit anong gawin, may sweldo. Pero yung mga nasa private, na sinarado lahat, wala silang sweldo. Ano ang kinakain galing sa gobyerno? Pag hindi masipag, ang mga hinalal natin, problema natin. Okay? May mga lugar na nangyari, halos wala nang makain ng tao. So, ibig sabihin ko lang, para ma-prevent din yun, iboto nyo kung sino nakita nyo karapat dapat. Huwag kayo nang pakabili yung vote buying. Okay? Wag. Minsan sabi nyo, ay, nagalit kayo doon, pero pag ayan na, may bigay ng 500, 1,000, anawa, kalimutan mo na yan. The effect of that is, pag may nagiging problema na hinaharap ang isang pamayanan, nahihirapan tayong humingi ng tulong sa kanila. Pag kawala ng edukasyon, tulad ng sinabi ko kanina, pag wala ka kasi hindi ka nakapag-aral, hindi mo naiintindihan lahat, maisasalba mo ba sarili mo o maisasalba mo ba yung kasama mo sa bahay? Hindi kasi mismo ikaw, wala kang alam.
Okay? Yari ng bahay sa mainly ng materyales tulad ng sinabi ko kanina, kawalan ng maayos na polisiya at pagpaplano ukol sa pagtatayo ng instruktura at pabahay. Ngayon, hindi na. Meron na tayong building code. Before, wala. Pag ginawa ang bahay, okay, may architect, may ganyan-ganyan lang. Pero this time, may building code na tayo. Meron na dapat na tamang instruktura na susundin ng isang building o isang bahay. Yung ano na siya, earthquake proof. Ibig sabihin, pag 7 to 8 magnitude earthquake, eh kaya niyang hindi maguho. O that is one example. May mga policies na tayo tungkol o batas tungkol dyan. Okay, so next. Yan, sample. Tignan nyo, bakit sinabing ganyan? Number one, ayun, yung tignan nyo, oh, nagpapapotok nung sa loob, sa dagat, sa loob, sa dagat. Okay, namamatay yung mga, kung ano dyan. Okay, ano pa yun, yung sa taas. Tignan yung mga batang yan, naliligo sa baha. Kayo naligo rin siguro, may mga naligo rin sa inyo sa baha without knowing kung ano ang pwedeng makuha sa baha. Ano ba ang pwedeng sakit na makuha sa bata? Baha. Leptospirosis. May open wound ka. Hindi mo alam na pag mapasok pala yung leptospira na yan dito sa open wound mo, naligo ka pa din kasi niyaya ka ng mga classmate. Umamaya pag uwi mo, nilalagnat ka. Hindi ko lang masyadong ma-recall kung anong taon. But it happened during rainy season. Not only in Bataan, but in Olongapo. Sobrang daming naapektuhan at may mga namatay because of leptospirosis. Bakit? Dahil nalubog yung lugar nila, syempre, wala silang choice kundi maglakad sa baha. Ngayon, kung wala kang choice na maglakad sa baha, inspeksyonin mo muna yung katawan mo. May sugat ba ako? May open wound ba ako? Magbota ka. Balutin mo. Wala ka ng choice. Kailangan mo nang lumabas kasi nga lumulubog na yung bahay nyo. O kaya kailangan ganito, kailangan bumili. So, yung open wound na yan, balutin. At make sure na talagang hindi siya papasukan. That is one example. Lahat, sabi ko nga sa inyo, all types of problems, all types of disasters, kayang-kaya yan. Basta alam mo kung paano ang gagawin mo. Okay, next. Exposure or pagkalantad. So, ito ang maaaring sakop at hangganan ng mga mararanasang bantang pangalim ng pamayanan. The degree to which a community is likely to experience hazard events of different magnitude. Or, mas pumapatungkol ito sa physical na lokasyon at katangian ng isang pamayanan na naglalantad dito sa mga bantang pangalim. In other words, ang exposure or pagkalantad, kung saan kayo nakatira o nasaan nakatayo ang bahay mo. Kumare, doon sa mga pictures kanina, yung bahay mo is nakatayo sa may bundok, ano ang pwedeng mangyari sa'yo? Pag gumuho yung bundok, guho yung bahay mo. O kaya yung bahay mo nasa isang lugar na flood prone, na kaunting ulan lang, bumabaha na. Yan, that is exposure or pagkalantad. Kumbaga, may mga gawa ka pa doon, pwede, itaas mo yung bahay mo kung alam mong flood-prone area. Ang problema lang kasi minsan, wala ka ng choice, wala kang perang pambili ng bahay sa ibang lugar. Wala kang kakayanan na lumipat. That is one example din. So, ang pwede mo lang gawin is pag alam mong flood-prone area, itaas mo ng konti o kaya yung semento, itaas mo sa labas para hindi pumasok yung tubig. Okay? So, next. Yan yung picture na yan, sinabi ko na yan kanina. Ito yung isang power plant na sa Bataan which is located. Actually, gusto na yan buksan. Kaya lang natatakot sila because of the possible emission of, ang tawag dito, radiation. Okay? Alam niyo naman kung ano ang pwedeng mangyari pag na-emit mo, pag nag-emit ng radiation at nakukuha ng isang tao yun. Okay, kaya hindi mabuksan-buksan yan. Pero naniniwala kasi yung iba na hindi. So hanggang ngayon, hindi pa rin binubuksan. Nagpunta ako dyan bago ko lumipat dito. Kasi pinapunta kami dyan. Alam nyo na maintain nila na sayang talaga. Sayang talaga yung lugar ng National Power Corporation na yan. Okay, pero well maintained siya. Ito, bakit yung sa isang picture sa baba, is sinabog siyang exposure o pagkalantad? Ako ayoko talaga sinasabi yung word na squatter kasi that is ano pangit na ganun ang pasalita ng isang tao.
Pero yung lugar na nasa baba ng baba na yan, na makikita niyo yung tabi-tabi, what is exposure in that aspect? Pag nasunog yung isa, dahil walang firewall, dikit-dikit pa, mabilis nakakalat. O exposure yan. Kasi diyan ka nakatira. Pag nasunog yung kapitbahay, mamaya lang sunog ka na. Lalo na light materials ang ginagamit. Dengue. Nakita niyo na may itsura, di ba? So exposure, yung exposure mo, dahil dun ka nakatira. So anong gagawin? May choice ka. Balinisin mo. Huwag ganyang kakalat. Para yung dengue is a, ano na, all throughout the year. Hindi na siya uso tulad dati na sinasabi nangyayari lang pag tag-ulan. Ngayon wala nang pinipili. May namamatay sa dengue. Tandaan niyo yan, ha? So that, those are example of exposure. And other communicable diseases dyan. Tandaan yung health is a hazard din. Kasama rin sa health, ang health is one of the hazards and pwedeng maging disaster. Okay? So, next one. Ayan. Ito lang ako sumang-suwa na sa pagkasabi nito. Pero itong SM Marikina na to, naalala nyo, nakalimutan ko na kung Typhoon Ruby or kung ano yan, nakalimutan ko. Sa dami ng typhoon na pinag-aralan namin ng ilang taon. Ganito nangyari dyan. Ayan ang Provident Village. Ayan, nakikita nyo yung picture. Between sa tabi ng Provident Village is the Marikina River. Ayan, nakikita nyo sa picture, di ba? Katabi. Ayun, thank you, Sir Josh Condoy. Tapos, SM City Marikina. Ayan. Kaya siya masyado na-sensationalized is because si Christine Reyes nakatira dyan sa Provident Village. Tumaas ng tumaas. Nakita nyo yun na umaabot na sa second floor. Ang nangyari, umabot na siya doon sa bubong. Dahil kaibigan niya si Richard Gutierrez at di na pwedeng pumasok niyan ang mga sasakyan, meron siyang speedboat. Pumasok siya, nirescue niya si Christine. Kaya masyado lang na masyadong na ano yan, naging ano. Pero bakit nangyari doon? Imagine ang Provident Village iyan. Pag tumaas ang tubig sa Marikina because of rainfall or bagyo, wala nang lalabasan ang tubig. Bakit? Kasi ang SM City Marikina is, ang sinasabi nila, poor drainage. Kaya ang takbo ng tubig ngayon na galing Marikina River is sa Provident Village. So, exposure ang tawag doon. Okay? So, next slide. Yan. Sabi nila, disaster risk is equal to hazard times vulnerability plus exposure. Anong gagawin natin sa disaster risk na yan? Kung ang hazard na diniscuss ko kanina, i-times nyo sa mga vulnerability na sinabi ko, at i-add nyo pa yung exposure. Kumbaga, yung disaster risk mo napakataas. Talagang pag nagkaroon ng disaster, maaapektuhan ko talaga. So, ano ang pwedeng gawin mo? Next slide natin. Ayan, pataasin mo yung kapasidad mo. Ito na, i-discuss ko kung paano nibahaba ang disaster. Kasi yung hazard na yan, given yan. Yung vulnerability, given yan. Yung exposure, given yan. So, ano ang pwede natin gawin? Ang sabi diyan, para bumaba ang disaster risk, pataasin ang capacity. Okay, next. Okay, capacity or kapasidad in Tagalog, mga salik or resources, lakas, kaalaman, at kasanayan, training yun na, kasi sinabing kasanayan na, nataglay ng mga tao, pamilya at komunidad sa pagbibigay protection, pagharap at pagbangon mula sa mga epekto ng panganib at kalamidad. Ano-ano yan? Permanenteng pabahay, which is binibigay ng gobyerno. O ikaw, kung alam mo ibigay yung gobyerno, pag bumili ka ng bahay, make sure na yung lugar ay hindi malapit sa dagat, hindi siya bumabaha. Ako ganun na ngayon, pag titingin ako ng bahay, mula nung nandito na ako sa disaster, bumabaha po ba dito? Minsan syempre, siya sinungaling, may mga flood. Makikita mo naman eh, kung nalubog yung bahay niyon o yung lugar na yan sa baha. Ganun. Tapos dapat yung materials na gagamitin sa bahay mo, talagang matibay. Na kahit lumindol pa, eh kaya. Earthquake, ano siya. Ngayon ganito, bakit may mga murang pabahay o mga subdivision? Tignan nyo din yung lugar kung saan tinayo. Tignan nyo din yung ginagamit na materyales. Okay? Sapat na mapagkukunan ng pagkain. Paano yun? Nakagalit kayo lagi. Ano ba naman yan? Yung last year.
ako sumasakit ng ulo ko sa Facebook tsaka sa mga narinig ko noon time na lagi na lang delata, lagi na lang pansit-kanton, lagi na lang ganito ang binibigay ng time na pandemic. Diba totoo naman yon? Alam nyo ganito, huwag natin iasa lahat sa kanila, sa gobyerno. Kasi yung pondo ng gobyerno, huwag sabihin, kasi sinasabi nyo, babayad kami ng tax, ganito, ganyan. Oo, totoo, given. Pero tignan nyo rin, gano'n ba kalaki ang population na sinusustain ng gobyerno natin. Ako hindi ko sinasabi dahil nasa gobyerno ako dati. Pero nakikita ko yon. Kasi kasama ako sa mga pagbabudget. Alam ko kung magkano ang budget ng isang probinsya. Kaya sinasabi ko nga, hinahati-hati lang yun. Ngayon ikaw, para may sapat na pagkain ka mapagpunan, magtrabaho ka, mag-ipon ka. Ako noon, alam nyo, nung una pa lang sumusweldo nung bata ako, naging gawi ko na kasi yung mapag-ipon. At alam nyo paano, kahit simulan nyo sa 500. Sa kahit sa baon nyo po, pwede yun eh. Kumari, ang baon mo, 100. Kumari lang ha, hindi na kasi uso yung 100 na baon nyo. Hindi sa carriage na nagalat pa sa nanay at sa tatay pag ganun lang binibigay. Yung 30 pesos na kaya mong isave sa 100, sample lang yun ha, sa 100 pesos, itatabi mo na. Kasi pag alam nyo na simulan nyo na yung pagtatabi, magiging ano nyo na yun. Habit nyo na. Doon mo makikita na lumalago yung ipon mo sa maliit na tinatabi mo. Okay? Ako naging gawin ko na ngayon, kumara may bonus kami, may ganito. Pabayaran ko lahat. Tatabi ko yung kuunti. Kasi mahalaga yun para may sapat na mapagkukunan ka ng pagkain pag nagkaroon ng problema. Tulad nitong pandemic na to, sabi ko nga sa inyo, dapat realization na andyan. Kayo matatanda na kayo, hindi na kayo bata. Ilang years na lang magtatrabaho na kayo. Ano ang realization ng pandemic in relation to disaster? Number one, ang buhay natin hindi, wala kang kasiguraduhan. Di ba? Pwede nagka-COVID ka, namatay ka. Pangalawa, hindi mo pala pwedeng iasa ang buhay mo sa gobyerno. Kasi may limit din yung budget. Hindi rin umaasa tayo ng papakainin tayo umaga, tanghali, gabi. Diba? Swerte tayo pag nangyari na sustain ng government yon. Pero pag hindi, dapat meron ka rin kakayanan na bumili para sa pamilya mo at sa sarili mo. Pangatlo, alam nyo, ang taong may COVID, mag-isa ka lang. Wala kang kadamay. Kaya dapat, yung ano mo sa sarili mo, nandoon. Pangatlo, may mga namatay, hindi nyo nahawakan, hindi nyo nalapitan, hindi binurol. So, ano ang importance nun? Para nagde-lecture din ang recollection dahil Holy Week mo. Ganito lang. Hanggat maaari, ang buhay nyo isa, masaya lang. Hanggat maaari na pwede nyo mahalin ang magulang nyo, ang kapwa nyo, yun na lang. Huwag na yung away, ganito, chismis, wala yan. Kasi pag ikaw tinamaan ng kahit na anong sakit, mamaya, bukas, wala ka na. Kaya ako sabi sa inyo, hindi ako mabait, pero sinasabi nila bakit ka ganyan. Ang galit sa'yo ay wala. Walang buwang sa akin. Ayan, mga magiging estudyante ako, bihira nila akong nakitang nagalit sa klase. Why? Ang buhay kasi simple. Lalo ngayong COVID, pinakita nila sa atin yun. So, let's make your lives happier. Ngiti. Kahit masakit, kahit mahirap ang buhay, ngiti, magdasal. Ganun lang yun, ha? Magandang trabaho. Pag nag-aral kayo mabuti at masipag kayo humanap ng trabaho, darating ang panahon, trabaho ang hahanap sa inyo. Huwag kayong nawawala ng pag-asa na ito lang. Ba't ganito yung starting na sahod? Pumali. Lahat nasisimula sa ganun. Ako, sabi ko sa inyo, nagsimula. Huwag kayong tatawa, ha? Nung kaka-graduate ko, nurse ako, ha? Registered nurse. Ang sahod ko, 300 a day. Hindi kasya yun. Bakit? Kakain ka, eh. Mamamasahe ka. Diba? Baka yung matitira sa iyo magkano. Eh, siyempre, gagastos ka, bibili ka ng ganito, bibili ka ng ganyan. Ubos yun. Pero ngayon, sabi ko sa inyo, kung ano mang narating ko ngayon, nasa patsyahaga. Hindi ako humihinto ng trabaho. Kahit sabihin nyo, nanganak ako, may anak ako. Sandali lang yun. Ah, naranasan ko 2 weeks tayo kasi nasa private lang ako. Hindi ka po pwedeng umarte. Sabi ko sa inyo, ang trabaho at ang kinabukasan na nasa inyo. Okay? Maging masipag lang. Pagkakaisa ng pamayanan, kahit ayaw nyo sa nakaupo na mayon, konsihal, kung ano-ano pa,
makipagkaisa pa din kayo, wala namang mawawala sa inyo eh. Sabi ko sa inyo, in whatever na gagawin nyo, kahit galit ka dun sa tao, gumawa ka ng buti, sinuportahan mo, walang nawala sa'yo. Huwag na huwag yung, ay, ayaw kong suportahan yung kapitan namin na yan, kasi ano yan, corrupt yan eh. Okay, nakakainis siya, wala namang gawa yan eh. Hayaan nyo siya. Ngayon kung ikaw, kung ano makagawa mo para sa pamayanan mo, gawin mo. Okay, kasi pwedeng sa susunod na araw, susunod na taon, susunod, hindi naman natatapos ang buhay natin ng ganun-ganun sa galit at ayaw mong suportahan eh. Baka isang araw, kailanganin mo yung tao na yun o yung meron o kung sino man nakaupo. Like kung sinasabi sa inyo yan, ako, hindi ako masyado ano sa politics. Kahit talagang politika, nangyari sa akin yan dahil ilang taon. Support. Support. Kahit ayaw ko support. Okay? Local at sapat na kaalaman. Ano, ngayon, may nalaman kayo. Hopefully, may natutuhan kayo. At tingin ko, marami kayo natutuhan kayo ng Sir Josh. I-share nyo. Okay? I-share nyo sa kanila, sa kapitbahay nyo. Eh, dapat pala sa bahay nyo kanyo. Ganito. Dapat pala alam nyo kung saan kayo lalabas. Pag gumindol, alam nyo dapat saan kayo pupunta, saan kayo lalabas, saan kayo makikita-kita. Yung go bag dapat, ito, isa pa. Ituturo, baka tinuro ni na Sir Josh yung mahahalagang gamit mo nasa isang bag. Pera, ATM, birth certificate, kung kasal ka, kahit galit ka sa asawa mo, marriage contract, passport, nasa isang bag. Araw-araw yan. Ako, sabi nila, bakit ang laki-laki ng bag mo? Ang bigat-bigat ng bag mo. Lahat ng importante, nasa bag ko araw-araw. Kahit sumasakit na yung ganito ko, kabibit-bit. Bakit? Disaster can happen anytime. Wala magsasabi sa inyo, like lindo, like sunog na yan. Wala magsasabi sa inyo, kailan mangyayari yan. Iniwan ko, natutulog ako nung nangyari yun. Kukunin ko ba siya sa pinakadulo ng cabinet? Hindi, nasa bag ko lang lahat yan. Kaya lang ang epekto nun, pag nakalimutan mo yung bag mo, naiwan mo, wala ka na. Ayun nga na yung effect. Okay? So, handang kagamitan at kaalaman sa paggamit, like emergency light, flashlight, fire extinguisher, yung mga yan, dapat meron kayo sa bahay. Pero hindi lang sapat na meron. Dapat alam nyo kung paano gamitin, ha? Responsableng lokal na pamahalaan. Sinabi ko na sa inyo yan. Nasa kamay natin kung sino yung uupo tuwing election. Kaya dapat, ginagamit yung isip, hindi tayo sa pera. Ang pera, sabi ko sa inyo, madaling maubos. Kaya na, sinuhulan kayo, huwag ganun. Kaya mga organisadong samahan at tamang pagsasanay. Kung merong Red Cross at kung ano-ano yung meron sa inyong mga organization, pagtapos ng pandemic, sumali kayo. Red Cross Youth, ganito, ganyan. Mag-training kayo. Okay, kasi iyon, ma-equip ka. That is, lahat ng sinabi ko kanina, capacity yan, kapasidad yan. Iyan yung laban mo para nagkaroon ng disaster, hindi ka matatakot. May alam ka, lumindol, alam ko saan napupunta sa ilalim ng mesa. Okay? Nagkaroon ng sunog. Ah, hawak-hawak ko yung mga gamit ko. Walang, no, mawala man lang, which is hindi ating pinangarap, yung bahay ko. Andito yung mga gamit ko sa akin kasi nasa go bag ko. Okay? Lumabas ako kasi alam ko yung sunog ganito. So, naisalba ko yung buhay ko. Okay? Nagka-pandemic, nasarado, nawalan ako ng trabaho, may ipon ako. O pag bumalik na ulit ng trabaho, kahit nawalan ako ng trabaho dahil nag-aral ko mabuti, meron ka pupuntahan ulit. Those are capacity para malabanan ninyo ang different types ng disaster. Okay? Sige, next. At eto na to. Eto yung office namin, yung Disaster Risk Reduction and Management. Actually, this is a system na inano ng gobyerno. Ano to? Sistematikong proseso ng pamamahala sa pagbuo at pagpapatupad ng mga strategies, policies, at adaptation o pag-aangkop para mabawasan ang negatibong epekto ng bantang panganib at posibilidad ng disaster o sakuna. Paano siya bata siya? Republic Act 10121, okay? Noong May 2010. Okay, ano to? Next slide. Wala pang exam rolls. Okay, iyan yung sinasabi ko sa inyo.
an act strengthening the Philippine Disaster Reduction and Management System, providing for the National Disaster Risk Reduction and Management Framework, and institutionalizing the National Disaster Risk Reduction and Management Plan. Inaano din yung funds, kung saan manggagaling, and for other purposes. Ibig sabihin, kaya siya ginawang batas, dapat sundin ng bawat munisipyo, bawat probinsya, bawat rehiyon, bawat barangay. Ibig sabihin yung batas na yan, meron na siya dati. Kaya lang nakita nila, reactive siya. Sige, next slide na para masabi ko kung bakit siya reactive. Ito yung pagkakaiba nila. Meron tayong legal basis noong June, tignan nyo, Presidential Decree 1566 noong June 11, 1978 pa, hindi pa kayo buhay niya, kahit ako hindi pa, strengthen the Philippine Disaster Control Capability, establishes the National Program on Community Disaster Preparedness. In other words, disaster control lang siya. Anong ibig sabihin nun? Reactive lang siya. Ah, bumaha. Okay, kumari, bumagyo, bumaha. Sagipin natin yung mga tao. Iligtas natin sila. Kinokontrol lang nila na hindi ganon ang masyadong epekto ng isang disaster. Nakita nyo yung control ha? Andyan na, doon lang sila umaakto. Pero dito sa NDRRMC o the Republic Act 10121, dati kasi NDCC siya, naging NDRRMC siya. May 27, 2010, tong Republic Act 10121, strengthen the PDRRM system, provide the NDRRM framework, institutionalizes the NDRRM plan and appropriate fund. Meron ng pondo kung saan kukunin yung mga gamit, yung mga training, lahat. Ito yun. Iisa-isahin ko sa inyo. DRRM, yung P kasi is that is provincial, N is national. Okay, kami naman, university. Pag sinabing disaster risk, yung sinabi ko kanina, lahat na yan, risk ng lahat ng disaster na sinasabi ko, reduction, babahabain nyo. Yung risk na yon na diniscuss ko kanina, nire-reduce, binababa nun, yung possibility na maging disaster siya. Kumbaga, dito sa RA 10121, hindi na siya reactive, proactive na siya. In what way? May nakitang bantang panganib, may parating na bagyo, sabi ni DOST Pag-asa, nagkaroon na ng preemptive evacuation sa mababang lugar, nilikas na yung mga tao, that is reduction. Inalis mo na yung mga tao na yun sa possibility na mamatay sila dahil sa baha, malunod sila, di ba? That is reduction. Okay, sabi nila, mananalangin si bagyo, gantong oras, ganto ang... tawag dito, signal number 1 hanggang 5 na ngayon, ha? Signal 1, 2, 3, 4, 5. Sinabi specific, signal number 3 ang bataan. Anong gagawin? Niready na lahat ng gamit. Okay, pinalikas na yung mga tao, naganda na ng pagkain. That is disaster reduction. Okay, the possibility na mawalan ng buhay, mawalan ng ari-arian yung mga tao, hinahanda. Di ba nakita nyo, tinatali na yung mga bubong, tinataas na yung mga gamit, kahit sa mga opisina, yung mga papel, tinataas na. Kasi yung effect na magkaroon siya ng losses at damages, iyon ang ayaw. Okay? So, that is DRRM. Yung M naman is management. Ibig sabihin, pag meron na, minamanage nila ng maayos. Okay? So, iyon yun. Usually, sa batas, yung fund is 10% of the total na kinikita income ng isang barangay, isang munisipyo, isang probinsya, yun ang para sa disaster activities. Yun yun na, 10%. Next. Yan. So, dati, eto tayo, yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung paradigm shift, naging iba na siya. Dati, disaster relief and response lang. Tulad niya nang sinabi ko, reactive lang. Kaya pag may bagyo, yan, doon lang nila, lilikas natin sila. Kay top down and centralized disaster management, mula sa taas ang utos, pahaba lang. Okay, disasters as merely a function of physical hazard. Kumbaga nangyayari ang mga disaster na yan kasi dahil sa mga natural calamities, yan. Focus on disaster response lang and anticipation. Okay, reactive niya. Yung ngayon na disaster risk reduction and management proactive tulad ng sinabi ko kanina,
bottom up, mula sa tao pataas. Participatory disaster risk reduction process, paano yun? Pati yung mga nasa komunidad kayo, tayo, kasama tayo sa paplano. Kasi tayo ang mismo nakakaalam kung ano ang na-experience natin sa lugar natin eh. Pwede tayo mag-suggest. Okay, disaster is mainly a reflection of people's vulnerability. Kumbaga, dito ngayon sa disaster dati, natural hazard yan. Kusang mangyayari yan, ito yung sa kabila. Pero ngayon, yung mga vulnerability na yan, itaas natin. Itama natin para hindi siya magkaroon ng ganung epekto. Yun yun. So, integrated approach to social and human development to reduce disaster risk. So, yun ang pagkakaiba ng dalawa. Yung dati at saka yung ngayon. Okay? So, next slide. Yan. So, ano yung mga activities? Meron tayong dalawa. Bago mag-disaster, meron tayong ngayon na to, ha? Yung ngayon na prevention and mitigation tsaka preparedness o paghahanda. Yung mga prevention, pag-iwas at i-mitigate, mga policy yan, tulad ng building code, ordinances. Diba ngayon pa lang sa COVID, ordinansya na yung bawal lumabas na walang mask, walang face shield, social distancing, kaya nga hinuhuli yung mga tao. Risk assessment, DRRM planning, information education campaign, paglilinis ng mga kanan at paligid, pagpapalakas ng mga infrastructures. Okay, sample ng information education campaign, may mga signages kayong nakikita. Pag napunta na kayo ng BPS yung ngayon, mananawa kayo sa signages ng COVID, ng lindol, kasi inang dapat. Kasi by simple, magbibigay ng mga ganyang signages, binibigyan mo na ng ano yung tao, kung ano ang gagawin nila. Next, isa pa, pag lumabas kayo ng bahay, hindi ko sasabi ngayon na, poste, bakit may kulay dilaw? Bakit may nakalagay likas, manatili, kulay red, kulay yellow? At simple information education campaign. Kasi pag nandun na yung level ng tubig, ibig sabihin pala, okay lang, dito lang tayo, manatili. Pero pag umabot na doon, lumikas na pala tayo. Yun ang ibig sabihin noon. Isang sample yan, alam ko na, information education campaign. How about preparedness o paghahanda, contingency planning? Tulad niyan, may plan A, may plan B. Ang university, meron tayo niyan. Pag lumintol, ito ang plan A, ito ang plan B. Pag bumaha, ito ang plan A, ito ang plan B. That is contingency planning. Kasi when we say contingency, pag ang isang plan mo hindi naging successful, may another plan ka. Another, early warning signages. Okay, evacuation plan sa loob ng bahay. Dapat meron kayong sariling evacuation plan. Paano yon? Okay, ganito. Pag lumindol, nag-meeting kayo, kaya manginiya sa mga nanay at tatay nyo tsaka kasama sa bahay. Mag-meeting nga kamo tayo ngayon. Ganito ha, kung may nangyaring sunog, lindol, eto. Kanya-kanya tayong pupunta, eto. Eto ang kailangan nating gagawin, yung duck cover and hold or drop cover and hold. Kung meron tayong mesang pupuntahan, magkanya-kanya tayo. Doon tayo sa ilalim ng mesa. Ngayon, ganito, pag huminto na ang pag-shake, yung ground shaking o pagyanig, doon tayo lalabas sa pintong yun. Kumbaga, nakakaintindihan na kayo kung ano ang gagawin nyo. Tapos doon tayo magkikita. Dapat kasi malayo doon tayo sa puno, malayo tayo sa mga poste kasi baka bumagsak sa atin yun. So that is example of evacuation plan sa loob ng bahay. Okay? Dapat kayo mismo meron na kasi naandun kayo. Pero dito sa university, huwag kayong mag-aalala. Yan, sina Sir Jess sa Orani Campus, lahat yan alam na. Lahat yan nakaplano na kung anong gagawin. Kasi dati, ang bata, nasa loob ng eskwelahan araw-araw. Ngayon, nasa loob na kayo ng bahay. Kaya dapat, sa simpleng bahay nyo pa lang, ay alam nyo na, may evacuation na kayo. Oh, meron tayong lola na hindi makakalakad. Si ganito ang pupunta, kumari, si Lismer ang pupunta sa kanya para buhatin si nanay o si tatay kasi hindi makakalabas si nanay at si tatay pag lumindol o nagkaroon ng sunog. Di ba, common, nung isang araw na nanonood ako ng TV kahapon, nagkasunog sa Manila, namatay lola at lolo, 79 years old, hindi nila naisalba sa rin nila. Kaya dapat in effect, simple evacuation planning sa loob ng pamamahay ninyo, nalitignan niyo, may buntis, may ganto, may PWD, may si lola at si lolo, medyo malabo na yung mata. Ako ang naka-assign sa kanya. Naintindihan niyo ako ba?
May simple sa ganun kasi, matutulungan niya naman isa. Naisalba mo sarili mo, pero yung kasama mo sa bahay, nakalimutan mo kasi hindi pala siya makakalakad. That is simple evacuation plan. Okay, training, drills. Ayan, ito para nagtatraining rin tayo. Drills, that one example ng earthquake drill, fire drill, okay, simulation, inventory, stockpiling, and public awareness. Okay, simple. Inventory. Ito yung mga gamit ko. Pag ako, sasabi ko nga sa inyo, hindi naman sa OA, lagi ako may sobra sa pagkain. Ibig sabihin ko, tulad yan, ay naranasan natin, biglang lockdown, bawal lumabas. Last year, di ba? So, paano yung pwede mo bang sabihin, makipag-away ka sa palabasin niyo ko, wala na kaming pagkain, no. Dapat, medyo i-extend mo yung pagbibili mo. Okay, lalo na yung mga bata ngayon, inuubos natin pang 1 week, kaya dapat extend. Dami pang bibili ka rin, ha? Tapos, stockpiling tubig. Hala, babagyo. Ako gagawin ko, mag-iipon ako ng tubig. Kasi alam nyo naman na pwedeng pagbagyo, ilang araw, walang kuryente. Saksak nyo ng mga power back nyo. That is simple, ha? Simple na dapat na ginagawa. Okay, doon tayo sa baba. Habang tayo, during, yan yun, ha? That is response, medical services, psychosocial support, alternative livelihood, temporary shelter, relief, delivery operation. So, doon tayo sa pagkatapos. Siyempre, pagkatapos ng disaster, ang aim natin talaga, yung buhay, ibumalik sa dati. Okay? That is recovery and rehabilitation. So, relocation, structural, retrofitting, sustainable livelihood, infrastructure, and rehabilitation. Okay? Okay, so next, yan. So we have 4 vice chairperson, DOST, tulad ng sinasabi ko, naka-assign siya sa disaster prevention and mitigation. So kaya siya ang nagbibigay. Kaya sinabing disaster prevention and mitigation, siya ang nagbibigay ng babala. May parating pa lang bagyo, okay? May parating, ganito kalakas ang ibibigay ng bagyo na yan. So meron tayong yellow, orange, tsaka red. Painful warning. Hiwalay na naman yan kasi pag humingi ng lecture si Sir Josh about sa mga sinasabi ko, matagal na naman yan. So another topic yan. Nusunod yan pag meron pa kayong invitation ulit. So kaya siya tinawag na prevention. Kasi nga, ibibigay siya ng warning signal. Wala pa, binibigyan na tayo ng banta na ito ang pwedeng mangyayari. So ang DILG, Disaster Preparedness, so, medyo hindi kayo familiar dyan. DILG ang nagbibigay din ng mga different training sa amin ng panahon na yon. Okay? Para piniprepare na ang isang tao. Wait lang ha. Okay. So, iyon. Ibig sabihin ng disaster preparedness kasi eto, itong mga ganito, alam nyo, naranasan namin, kaya Tagalog yung lecture namin, sa pinaka-remote community, bumaba kami dyan. Kasi sila yung hindi nakapag-aral. Sila yung, tawag dito, sila yung hindi alam ano ang gagawin nila. So, kami, bumaba kami sa level na gano'n. Inuna namin yung mga tao na hindi nakapag-aral, hindi na halalabas ng lugar, wala silang alam. Kaya naging Tagalog ang lecture ng disaster. Okay? Kasi nile-level namin sa level of knowledge and kakayanan ng tao kung paano niya maiintindihan yung mga ito. Kasi mahalaga yun eh. Hindi dapat mahirap ang isang tao, hindi dapat wala ng alam, kawawa lang, huli na sila. Diba? So ang DILG, kasama namin sa mga different trainings na binahaba namin sa community. Disaster Response, DSWD. Diba sila din yung relief operation? Sila yan, sila may hawak ng mga stockpiling ng mga relief goods, okay? May turo sa amin sa disaster, sa stockpiling. Kumare sa lugar kanina sa Mariveles, ang population ng Mariveles, ako hindi ako familiar sa population ha, 5,000.
hindi mo pwedeng pang 5,000 na tao lang ang nakahanda sa iyo na relief. Bakit relief goods? Kasi sa isang araw, sabihin mo bang walang pumasok sa Mariveles? Wala bang mga bisita yung mga tao? Okay, lalo na kung pesta, ganyan, nangyari yung disaster, huwag naman sana mangyari times 2, times 3, times 4 ang tao. Kaya dapat ang disaster, ang relief goods, more than the population, hanggat maaaring 1.5, diba? Pero depende din sa budget kasi yon. So tingnan nyo yun na bakit ganun, kulang, hindi nyo na-realize, meron pala na bisita doon na nabigyan din ng relief goods, kaya pagdating sa'yo naubos. Siyempre, hindi naman ina-expect ng, hindi naman tayo nagka-count sa population kung may bisita kayo sa bahay o may bisita ang kapitbahay natin. Kaya lang kasi minsan po tinanong mo, ilan po yung tao dyan? Like nung pandemic, 5 po. Siyempre, ganun ang ibibigay nung gobyerno. Okay? So, NEDA is for rehabilitation and recovery. Okay? So, last na yan. Ito na yung last ko sa topic ng disaster risk reduction. Yung susunod kasi na slide is about ano ba susunod natin? Rose. Climate change. Hiwalay din yan. So, this is the end of my topic about disaster preparedness. Inisa-isa ko muna yan. So, meron akong utang pa sa inyo. Hindi ko sinasabing utang, but there are different orientation and topics na dapat nyo rin malaman for, kasi yung nakalagay sa sinend sa akin is, saan na ba yun? Sandali, wait lang. Emergency preparedness and safety management. So, ang utang ko pa sa inyo is first aid. Utang ko pa sa inyo ang climate change, tsaka yung mga signal, yung mga warning signals, yung mga signal number one, about ganito, about earthquake, yan. So, susunod yan kasi mahaba yan. Hindi natin matatapos ng simpleng ganito lang. So, mag-request na ako ngayon ng ating open forum kasi pupunta na ako sa susunod na PVT. Ma'am, yes ma'am, thank you very much po. Actually, talagang serious po talaga to. I am very happy naman po na coming from you, nag-initiate na po kayo. Kasi talaga po. Ayusin ko sa susunod. Yes ma'am, yun po kasi naman talaga ng syllabus. May first aid, bandaging, lahat po nang nabanggit nyo. Kaya hindi ako mahirap po maghanap ng speaker. Yay, para sa second. Oo, hindi na. Sige. Yes, ma'am. Open forum na tayo mga Liga Orani Campus kasi nga alam niyo na sinabi ko naman kay Sir Josh madami talaga ng naka-line up na activity ngayon. So uunahin ko bago ko ibigay kay Miss Rose ang ating. Thank you so much po. Thank you. Meron pa susunod Sir Josh, hindi pa kami tapos. Si Miss Rose na ang susunod. Sige po ma'am. Project Lina. Opo ma'am. Siguro at this point mag-photo op na po muna para sa sige. Tatanggalin ko para maganda na ako kundi ako DJ. Okay, I am requesting everyone to please open your camera so that we will have an photo opportunity with our guest resource speaker. Ayan. O, yung documentation committee, ready? Nanik? Mag-view. Ready na po. Bibilang din. Ready na, ready na. So, ready. 1, 2, 3, smile! O, next slide po tayo. Okay. Ready na. 1, 2, 3, smile! Ayan. Signal, meron pa? Next slide po ulit. So, ready. 1, 2, 3, smile! So, ayan. Thank you po. Welcome. Okay. So, I am informing, again, ma'am, thank you po. Thank you. I am informing the audience for our evaluation link just has sent through the chat box. Masusyal. Through Gmails immediately. Hindi, meron tatang kasunod. Meron pa. Wala mo ng evaluation, anak.
Kung wala na kayong tanong sa akin, natatakot yata kayong magtanong. O ililipat ko na kayo, ma'am. Kasi maganda naman tong isusunod. Mga video na to. Okay po. Okay. Sige. Thank you, Sir Charles. Thank you. Ako, salamat po. Hello po, good morning, Sir Josh. So, for those students who have questions, Alex. Si Ma'am Rose na muna. Ma'am Rose, hindi po. Yes po, sir. We'll be presenting lang po yung mga videos from the Project Bina para po magkaroon sila ng mga idea kung ano po yung mga measures na gagawin during, before, and after the disasters. So, yes, present ko lang po, sir. Thank you po. Go ahead po. Thank you. Ma'am Rose, wala pong audio. Sige lang po, ayusin ko lang po yung video. Sige po pala, sige. Thank you. Yan. Wala pa rin. Ayan. Ayan, ma'am. Go back. Ayan. Ready pa rin? Wala. Ah, wait mo na lang. Wait mo. May lalabas na hindi ko. Okay, sabihin natin, teacher. Hello po, Sir Josh. Parang ayaw kong baayos ng pinaka-sounds niya.
Okay, ma'am. Ay, ano ko na lang po ulit, sir, kung meron po kayong ano, unahin niyo na lang po muna yun sa may ano, mamaya ko na lang po papakita yung video. Ayusin ko lang po yung pinaka-sounds niya. Oh, sige po pala. Okay po. Okay po. Thank you po, sir. Sorry ko po. Okay. Alex, let's proceed to the synthesis for the first activity. Alex. At this point in time, I would like to call on Lismar Tubilla from Bachelor of Physical Education 2A and Dennis Omipon from Bachelor of Physical Education 2B to give their synthesis. So, good morning. Thank you, Ma'am Charina, for giving us a lot of very useful information regarding our topic on this webinar, which is the emergency preparedness and safety management. So overall, natutunan natin na napaka-importante pala na meron tayong kaalaman about sa mga common disasters na nangyayari sa lugar natin. It's either natural disasters or man-made disasters, katulad ng bagyo, lindol, at sunog. Kapag na-encounter natin yung mga ganitong situation, importante na alam natin yung mga dapat at hindi dapat gawin. At yung mga department na maaari nating tawagan upang makaiwas tayo sa injuries para hindi na lumala yung sitwasyon at makasagip ng buhay ng tao. Yun na po. Thank you. Hello po. Good morning po sa lahat po ng participant. Thank you rin po kay Ma'am Charina po. Ayun po, overall po, napaka-importante po talaga na maintindihan po natin yung about sa emergency preparedness and safety management. Kasi po, may mga different disaster po tayo na-encounter kagaya ng natural and man-made. Ayun po, kasi bawat disaster po, ayun, may mga iba't iba po tayong treat and action na dapat po i-apply. Kagaya po ng sa sunog. During na sunog po, hindi po tayo pwedeng mag-duck, cover, and hold. Kasi mas delikado po. Kaya po may mga proper na action and measurement po tayong kailangan gawin na magplano before. Kailangan aware po tayo dun para po mas mabawasan ang mga damages tsaka po magbigay ng tulong sa atin para maiwasan po yung mga mas malalang pinsala po maging po sa kalusugan po natin pati sa mga buhay po ng mga mahal po natin sa buhay. Ngayon po, nabibigyan po tayo ng gantong klaseng topic ng awareness and kaalaman po para po makatulong din po maging po kagaya po ngayon during pandemic po pwede po tayong makatulong sa pagbibigay din ng kaalaman sa ibang tao kagaya sa barangay natin na magkaroon din sila ng proper awareness and mental awareness and physical awareness like mga training kung paano po yung tamang treat sa mga hazard. Ayun po. Siyempre po, importante rin po na sa mga after ng disaster, aware din po tayo sa mga action na dapat po natin gagawin, kagaya po sa mga baha. Siyempre po, after po ng mga typhoon, mga bagyo, ganyan po, may mga baha po. Kaya po, kailangan aware po tayo na mga bawal pong gawin, kagaya po sa baha. Siyempre po, may mga sakit po tayo na pwedeng makuha dun. Lalo po sa mga open wound po na, sa mga open wound po, po pwede po may pumasok ng mga bacteria, germs po na ganyan na maging mas sanhi pa po ng mas ng health disaster, mga ganun po. Tapos syempre po, like po sa kagaya sa mga sunog po sa mga factory workers ay sa fireworks na mga factory po. Kailangan po alam po natin proper treat na lalapit po tayo na po pwede pong may sumabog pa po. Kaya po, yung mga ganito po, marami mga kakatulong po to para mas maging handa tayo at may alam po tayo kung ano po yung mga dapat po nating action na gawin. Yan lang po. Thank you, Dennis and Lismar. I am informing the audience that our evaluation link has just sent through the chat box. Sorry. To honor her presentation and information sharing regarding to the topic emergency preparedness and safety management,
prepare, be aware, representing the certificate of the appreciation to our guest speaker. Allow me to read the certificate. Bachelor of Physical Education Certificate of Appreciation is presented to Ms. Maria Charina C. Cayanan in recognition of her professional effort and expertise as resource speaker in the first emergency preparedness and safety management webinar with a team of prepare, be aware, given this 26th day of March 2021 by a Google Meet signed by Mr. Joshua Ordonia, Dr. Alonso Mortejo, Ms. Mena Lois Esconde, and Mr. Kinan Medina. I am informing the audience that our evaluation link has just sent through the chat box. Please click the link and be sure to answer it and provide information needed for the evaluation. I would like to inform everyone that certificate will send through your Gmails immediately. And to end our webinar program, let us hear the message from the person behind this activity, Mr. Joshua John Ordonia. Ayan. All right. So once again, good morning to each and everyone. Malinaw ba ang audio ng sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, okay. So, of course, to begin with, I would like to congratulate our second year students for surmounting this particular activity. I am very happy that you were able to accomplish this in a short period of time. So congratulations. And I'm also very happy that you were appreciated by our guest speaker for your promptness, no, for the activities that you have done. So see, lahat naman ng ginagawa natin is a very timely and relevant, no. Of course, with regards to your future professions as PE teachers, no, sa atin nakaatas na, if I still recall, nasa grade 11 ata o grade 12 yung subject na yan, no, sa senior high school, no, yung emergency preparedness. So para sa inyong lahat to. Now for the participants in the third year, thank you very much, of course, for your support to your junior batches. And of course, our first year students in the BPE program, our students from the BCES, no, nag-support din. Maraming salamat. Okay, and also, of course, to our guest resource speaker, the head of our UDR, RM and Services Office, Ma'am Charina. So may mga susunod pa tayong mga activity, no, coming from her, nabanggit na ng ma'am kanina. This is all for you guys, no. So in the midst of COVID-19 pandemic, non-stop tayo, hindi tayo titigil sa pagkatuto. So with that, again, thank you very much. Do not forget to answer the link, the evaluation link, because right away you will be receiving your certificate, no, on your email. Alright? So with that, once again, maraming salamat po sa lahat. Yung video presentation na ipapanood sana ng Ma'am Rose natin, no, sa klase ko na lang gagamitin. Alright? Para hindi masyadong makonsume din yung oras nyo at maging happy ang weekend nyo. Okay ba yon, children? Yes, po. Yes, po. Yes, po. Yes, go. Congratulations, 2A. Mag-ready na yung 2B. Thank you so much, sir. Para sa music, ano naman natin, okay. Music webinar. Okay, so with that, goodbye, bye-bye. Salamat sa lahat. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.